Hello, good afternoon to everyone tsaka sa mga nanonood dyan. Makapo si Uz at ito ang Uzi. What I'm going to share today is kung paano paano natin ilagay yung sneaker force fields sa sapatos. So, ano ba ang use ng force fields? Basically, ito po yung force fields. Ano ba ang use ng force fields? Nilalagay ito sa loob ng sneakers para maiwasan yung mga creases. So, mahilig akong bumili nito dahil two things. Tinanggal ko na actually sa box. Kaya ganito na siya. Ito siya. Pag binili yung sa box, just look for it. MINT force fields or force fields. Pag nakita nyo sa mga stores, ito po yun. Kagandahan dito is it's made up of something na hindi ko actually alam. it's like a foam, eh. You know, it's a foam. Tapos lambot siya. I mean, tapos medyo makapal din. Ganyan. Pero malambot siya. So ito yung I think kaya siya hindi masakit sa paa. Now, maraming mga anti-crease materials na nakikita ko before. Pero ito yung pinaka nag-strike sa akin at saka pinaka gusto ko. Dahil hindi siya masakit sa paa. Kasi yung iba, alam ko siguro alam nyo rin yun. Yung medyo matigas yung parang plastic talaga na matigas yung protector. Pero kasi ito hindi. So, ginagamit ko to sa mga sapatos ko na madali mag-crease, especially yung sa Jordan 1. Since I am a collector of Jordan 1s talaga, Jordan 4s, ganyan. So, importante na meron akong ganito. Ngayon, naubusan ako nito lately and I've bought a lot nung napunta ako ng US. Pero I think all over the world available na to. So, ito po yung itsura niya, force fields, ganyan. Tapos, this has a pair, one left and one right. So makikita yung left, ito, meron siyang L, see that, right there, and ito yung R, see that, right there. So, the sizes depends kung ano size ng paa nyo, pero ang naalala ko is large size ako because I'm 10 and a half to 11. So, from 9 to 10 and a half, 11 na men's size, large yung kukunin mo. Meron naman yung nakalagay na ano eh. Meron naman yung nakalagay na sizes dun sa box. So, tingnan nyo na lang. Gusto ko ito i-share kasi sabi ko, sayang yung opportunity. Since ilalagay ko naman siya, share ko na lang sa inyo. Madaling-madali lang po. So, all you need to do is get your pair. Again, ito po yung gagamitin kong pair. Nalalagyan ko kasi hindi ko po ito nalalagyan. Nagamit ko na po ito, but nang dalawang beses siguro or tatlo. Pero hindi ko pa siya nalalagyan. What's good about this is at tumble dedo siya dito. So kahit paano hindi halata yung crease niya. Pero lalagyan ko na po siya kasi baka, kasi gagamitin ko na siya eh, ulit. So ganun. Gagawin lang is merong sticker dito na kailangan nyong i-peel kasi yung pandikit nandun. So, tatanggalin nyo lang po. So, let's go on the left side first. No? Left, right there. Tanggalin nyo lang. Alright. So, medyo mahirap tanggalin to. Okay, try natin sa kabila. So, yan. Tinanggal ko na yung pandikit. So, ito yung magdidikit dun sa ano eh. Sa taas. Ngayon, ididikit nyo to dun sa taas ng kung saan nasan yung toe box. No? Kung nasan yung toe box sa loob nun, tapos ididikit yung pataas. So, basically, ganito gagawin natin. So, make sure na left pair, right? Left pair. And left yung force fields. So, papasok lang natin. Okay, babaan ko lang konti para makita natin. Here we go. So, bababaan lang natin. Yan.
position natin yung cam. There you go. Yan. So, yan. Pasok natin. Ngayon, i-maneuver nyo lang kung saan nakalagay. Pero basically, hindi naman kayo magkakamali. Kasi yung sa taas ng toe box, doon nyo lang isusok-sok yung dulo. Diba? So, ginawa ko. So, pinasok ko siya yan. Nakadikit na siya. So, pinasok ko siya doon. Tapos, dinikit ko lang siya. Ayun. I-make sure nyo lang nakadikit talaga. Right? Then that's it. One pair done. Ah, sorry, one shoes done. Shoe. Okay. And next one. Ito. Same din, ganun yung gagawin nyo. Okay. Okay. Right. A pair. Pasok lang natin. Dali lang, di ba? Ano ba yung importance ng yung atis hindi mag-crease masyado, di ba? Kasi alam natin na pag nag-crease, pag maluluma na talaga, parang mas mabilis maluma eh, di ba? Pag naka-crease yung sapatos. So, protect na lang natin ito. Ako, I would really suggest na gamit ito, especially sa mga Jordans natin. Tsaka yung sa mga ano na madali mag-crease. Ayan. Make sure ko lang na nakatikit talaga siya. Yan. Tapos. Basically, that's it. And it's done, guys. Yan. Nandito na siya sa loob. Ngayon, hindi na ako mag-aalinlangan na gamitin siya kasi alam natin na naglagay ako ng anti-crease dito. So, magagamit ko na ulit siya. And yun lang po. Yun lang po ang aking i-share for today. And sana may ano kayo, may nabahagi ako sa inyo, may natutunan kayo. Again, you can buy this in mga sneaker stores at sa Foot Locker, normally na bibili yan eh. So, just find it. MINT FORCEFIELDS. Or, dati kasi nakalagay yung dating box nun, mint lang eh. Ngayon nakita ko siya, FORCEFIELDS na talaga. So, there you go. And hope you enjoy this video. Again, maraming salamat po sa nag-watch. And pasensya na po kayo if lately hindi ako nakapag-vlog. Actually, nakapag-vlog ako pero nakapag-post kasi I was so busy with the I have exams. And ayan, marami ako inasikaso. But anyway, I'll go back and i-edit ko muna yung mga videos ko and then I'll post it here. Okay? There you go po. Para sa lahat, ito po ang resulta. Alright! See you guys. Goodbye!